Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dadagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang maghiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako sa parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam namin gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan.
Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga diyos-diyosa ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambun man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa ipumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos, na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, tinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo na po tayong lahat. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kaniya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig.
at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kaniyang mga anghel at iipunin nila mula sa kaniyang paghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagi sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga naririto ngayon. Nagsisimba, nagpapasalamat, humihingi ng pagpapala, humihingi ng kagalingan mula sa Poong Jesus Nazareno. Ang ating pong talinhagang natunghayan ngayon sa ating ebanghelyo ay tungkol sa talinhaga ng mga damo sa triguhan. Likas po sa atin na magtanong, bakit may masama sa mundo? Bakit may hindi maganda nangyayari sa buhay? Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tumutukoy dito. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ang talinhagang ito ay pinakikita na ang sanlibutan po ay isa pong lugar kung saan ang mabuti at masama ay magkasama. Magkasamang lumalago. Ang mabuting binhi po, narinig natin, ay kumakatawan sa mga taong sumusunod sa Diyos, samantalang ang masamang damo ay kumakatawan sa mga sumusunod sa Diablo. At ito po ay paalala sa atin na bagaman tayo ay nabubuhay sa isang mundo na may kasamaan, tayo ay tinatawagan na manatiling tapat sa ating pananampalataya. Halimbawa po sa pamilya, kung hindi tama ang ginagawa ng iba, hindi ibig sabihin ay susunod ka na rin sa mali. Iniimbita tayo ng Panginoon na sa gitna ng hindi wasto, ikaw ang magiging liwanag ng kapwa mo. Amen? Tayo ay tinatawagan na manatiling tapat sa ating pananampalataya sa Diyos. At ang talinhaga po ay nagsasabi na nang darating na paghukom sa huling araw, ang Diyos ay maghihiwalay ng mabuti at masama. Ang matuwid ay magliliwanag tulad ng araw sa kaharian ng Ama. Samantalang ang mga masasama ay titipunin at susunugin, parurusahan. Ito ay paalala sa atin ang ating mga gawa at pamumuhay ay may saysay. Akala kasi ng iba, walang saysay ang ating ginagawa. Alam nyo, gaano man kaliit ang mabuting ginagawa, alam ng Diyos yan. At ganun din naman, gaano man kaliit ang masamang ginagawa, wala mang ibang nakakakita kundi ikaw lang, alam ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, masama o maganda ang ating itinatanim, alam ng Diyos iyan. Kaya nga bilang mga Kristiyano, Katoliko at deboto ng ating Poong Jesus Nazareno, ano po ang ating itatanim? Nasa atin po ang ating nasa atin ang choice. Magtatanim ka ba ng masama o magtatanim ka ng mabuti? Kapag nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Kapag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Tinuturuan po tayo ng talinhaga na maging matiyaga
at magtiis sa mga sagitan ng hindi kagandahang nangyayari sa kapaligiran. Hindi agad inalis ng may-ari ng bukid ang masasamang damo upang hindi madamay ang mabuting trigo. Tayo rin po'y tinatawagan na maging mapagpasensya at magpatuloy sa paggawa ng mabuti kahit na may pagsubok at tukso sa ating paligid. Ang paalala po ni Jesus, sabi niya sa dulo ng Ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Ito po'y nagsasabing ang bawat isa ay dapat na maging bukas at handang tumanggap ng kanyang mga turo. Tayo po'y inaanyahan na maging mapanuri at bukas sa mga aral ng Diyos upang tayo lumugo sa pananampalataya. Hinahamon tayo na mamuhay na matapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam niyo mga kapatid, isa po sa aking natutunan sa aking teacher noong ako po ay kinder. Dala-dala ko po hanggang ngayon isang bagay. Sabi niya, kapag hindi sa iyo, huwag mong kukunin. Kaya nga po, dala-dala ko hanggang sa pagtanda yung tinuro sa akin simula kinder. Kapag hindi akin, hindi ko kukunin. Ano pa yung isang tinuro? Kapag may mga basura, huwag basta-bastang itapon kung saan-saan. Yun po yung natutunan ko po sa aking teacher naman noong grade 1. At hanggang ngayon, yung mga tinuro sa akin ng mga teachers ko, nakatanim sa isip at puso ko. Ganyan din po sana ang ating gawin sa ating mga aral na narinig mula sa salita ng Diyos. Itanim sa puso at isip nang sa gayon ay ating magawa sa pang-araw-araw na buhay. Kaya mga kapatid, tayo ay inaasahan ng Panginoon sa misang ito na tayo ay magpakabuti at maging tapat sa Diyos sa kabila ng lahat. Bakit ka magiging tapat? Sapagat ang Diyos ay tapat. Narinig natin sa unang pagbasa. Ang Diyos ay tapat. Kaya tayo rin na hinahamon, maging tapat. Sa ating pagsusumamo ngayon sa ating Poong Jesus Nazareno, kita natin ang larawan ng isang Diyos na tapat. Isang Diyos na kailanman hindi iniwan tayong nagdurusa. Isang Diyos na kahit nakaranas ng hindi maganda, inuna at ipinakita na ang pagsunod sa Diyos Ama ang una sa lahat. Kaya tayo rin mga kapatid, minsan we also experience pain. We also experience sufferings. Minsan, iniimbita rin tayo ni Jesus ang mga hindi kagandahang nangyayari siguro parang krus, mabigat, masakit, subalit, hindi ko binitawan. Tayo rin mga kapatid, iniimbita ng Diyos na ating Poong Jesus Nazareno, buhatin ang krus, maging tapat sa Diyos sa gitna ng mga pagdurusa, sa gitna ng mga tukso. Tapat ka ba sa Diyos? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Tinuruan tayo ni Kristo kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan
ng kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda, naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Panginoon ng langit at lupa, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana. Upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa aming saligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po tayong lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot tayo ng aming pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Piging na ito ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Hesukristo. Siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos, nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan ng katawa't dugo Hesukristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos, nating lahat. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry organisasyon sa mahan ng ating simbahan, lalo na ang mga deboto ng mahal na Poong Hesus Nazareno
sa ating parish-wide formation ngayong July 30, 2024 sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Rico John Bilanggol, Rector ng National Shrine for Mother of Perpetual Health, Baclaran Church. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay naangyayahan, lalo na ang mga may sakit, may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na August 1, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maaari pong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay compilation ng mga pag-aaral at kasaysayan at devosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangahon nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati
Hanamin.